So ayun, subukan natin maglinis ng magneto at stator ng Aerox 155. Let's go! So ayun, pagkatapos nyo tanggalin yung cover ng radiator, pwede na natin tanggalin yung mismong radiator niya, yung mga screw niya. Tanggalin niyo yung mga tornilyo niya. Itong Aerox ko, sa tingin ko hindi pa siya ganun kakalawang, pero gusto ko na siyang iprotektahan. Gusto kong pinturahan yung magneto niya. Lalo na kasi pagka ginagamit natin sa ulan, pinapasok ng tubig, natatalsikan siya. Ayan, so kung makikita nyo, yung gilid niya medyo nagsisimula na siyang magkaroon ng kalawang. Ayan, pagsisimula na yan, magtutuloy-tuloy na yun. So, ayan, una kong tinanggal yung radiator, tapos yung pan niya, tinanggal ko na rin. Tapos, sunod kong tanggalin dyan yung nuts na humaharang dyan sa magneto para mahilang mo siya. So gamit ka lang ng Y tool para tanggal siya. Tapos gamit lang tayo ng puller, magneto puller, para mahila natin yung magneto. Sobrang tigas niyan eh. Ayan, tanggal ko na siya. So ayan, medyo may mga konti na siyang kalawang na nagsisimula na. So kung hindi ko yan poprotektahan, kakalat na siya eh. Hanggang sa umabot na rin siya sa stator. So hihina na yung kuryente niya. Nilinisan ko lang siya, ginawitan ko siya ng drill na ang bala ay liha. So pwede rin naman liha lang, mano-mano lang, pwede niyong kamayin lang. Pero akong ginawitan ko na ng drill para mas makinis. Ayan, siguraduhin lang natin na wala siyang kalawang bago natin siya pinturahan, para mas kapit na kapit talaga yung ipipintura natin sa kanya. Sa opinion ko lang, no, ito yung disadvantage o downside ng mga scooter, yung mga magneto niya, unlike sa mga underboom. Sa mga underboom kasi nakatago talaga yung magneto, hindi mo siya magbabasa. So opinion ko lang naman yun. So ayan, pagkatapos mong matanggal yung kalawang, punasan mabuti. Ako hindi ko na siya binasa eh. Ayoko kasing basain talaga. Hindi ko na rin siya ginamitan ng mga pandinis tulad ng gas o pati yung stator. Kinaga ko lang talagang mano-mano, linisin siya. Tapos pagkatapos kung malinis yung magneto, matanggal yung kalawang, pinanatan ko na siya ng first coating niya. So yung gamit kang pintura, yung heat resistant, tapos high temp siya. Yun lang yung dapat natin gamitin na pintura sa kanya. Yan, habang inaantay mo siyang matuyo, harap likod, sprayan mo, pwede mong linisin naman yung stator niya. Antay ka lang ng mga ilang minuto. Malinis pa naman yung stator ko, pero nagkakaroon na rin siya ng mga bahid ng kalawang. Kaya yan, lilihain ko rin yan ng manipis na liha. Yan, so medyo nalinis ko na siya, pinanasan ko, tapos binugahan ko ng hangin. Medyo malinis-linis na ulit siya, so pwede na natin siya ikabit. Pwede na natin siya ibalik. Siguro kung may kompleto ka naman sa gamit, siguro mga isa't kalahati hanggang dalawang oras, kaya mo itong tapusin eh. Pati yung pagpapatuyo ng pintura. Tulad niyan, tapos na yung pintura ko. So, kakabit ko na rin itong magneto. Tuyo na siya. So, ang ganda niya tingnan pag bagong pintura. Ayun, sabi lang din ng mga mekaniko, habang mas maaga, maaga pa natin siya. Kasi pagka tumagal siya ng tumagal, lalalayan eh. Kakalawangin ang kakalawangin yung magneto natin kasama yung stator natin. So magiging problema natin siya.
Sinek ko na rin yung sakit niyan eh, kung sunog ba. So, okay din, okay pa naman, wala pang problema. So, ayan, kinabit ko na yung, kinakabit ko na tong radiator. Inikpitan ko na lang uli yung mga tornilyo. Tapos, balik na yung cover. Mamaya-maya, check natin kung okay siya, kung mag-error siya, o mag-start siya. Check natin mamaya. So ayun, tapos na. Subukan natin i-on, tapos start natin, check natin kung may problema. So pag nag-on siya, nag-start siya, so ready to go na, wala nang problema. So salamat sa panonood guys, mission accomplished tayo.